ito guys, si Ethan, oh, magmuni-muni muna siya. Good morning, my love. So, maghuhugas siya ng katawan sa umaga. And, tinatamad pa siya, oh. Muni-muni siya, oh. Halika na, bilis. Come na, come. Okay. So, buksan ko na daw yung gripo. Ayan, buksan ko na yung shower. Halika na, bilis. Come na, come. Come on. Oh, come na. Oh, up. Up na, up. Up. Up na, baby. Up, please. Up. Up. Oh, ayun, tumayo. Tayo na. Oh, ba't mo na yung shirt mo? Bilis. Oh, ayun, oh. Bilis, oh. Naghihintay na mga kaibigan mo dito, oh. Ayun, oh. Naghihintay na yung mga kaibigan mo, oh. Tayo na. Good boy. Oh, oh, ba't mo na yung ano mo? Kubad mo na yan, oh. Kubarin niya yan, oh. Magaling yan, eh. Marunong na yan, oh. Diba? Ang galing-galing ng baby. Very good, oh. So, maligo muna si baby namin. Ayan, liligo na siya. Bait. Good boy. Kita, plug. Lubat na siya. Oh, ay, titan. Gustong-gusto niya mag-bat. Bat. Oh. Ah! Oh! Hello guys! Welcome back to my channel. And to this video guys, ipapakita ko sa inyo or isishare ko sa inyo yung aking trabaho. So ako guys, sa hindi pa nakakaalam, meron akong maliit na shop dito sa aking bahay. At yan ang pinaka-business ko dito sa UK. So, meron akong maliit na shop. Self-employed ang tawag dito. Tumatanggap ako ng mga iba-ibang alteration. So, kung gusto nila wedding dress, bridesmaid, dress, caution, kahit ano nagagawa ako, lahat pwede kong gawin. So, ngayon guys, gagawa ako ng cover ng supa. Ayan. Ayan yung parang sa likod. Ayan, di ba nakikita nyo? And, eto naman, guys, ay center table nila. Ayan, parang sa center table yun eh. Yung parang nasa gitna ng living room natin, di ba? So, meron dyan. Or, aywan ko kung saan niya ilalagay yan. So, yung nagpagawa niya, yung client ko na yan, napaka ano niya, may edad na siya. So, napaka dami niyang tanong sa akin kung ilan taon na daw ba akong nananahi. Parang natatakot siya kasi daw mahal daw yung material na yan. Baka mamaya masira ako, di ba? So, ayan na guys yung penis niya. Ayan. Kinuha ko yung pinaka-print niya para naman magandang tingnan. And syempre, may sharing-sharing dyan sa bandang baba para magandang tingnan. Ayan. Medyo ano nga lang yung aking... Ay, wala akong nilagay dito palang bias tip. Piping. Wala akong nilagay na piping kasi wala nga palang piping yung sinabi niya sa akin dyan. So, ayan yung natapos ko guys. Ayan, ba diba? Ang ganda niya sa personal kasi yung, ang nagdala talaga dyan, yung ibo na yan eh. And syempre, gumawa rin ako ng caution niya. Caution? Bali, ang nagawa kong caution is 7. Kasi nga, yung tela niya, yung material niya, anyway guys, yung material na yan, ano yan, cortina yan. So, pinagawa niya lang yan ng cushion, tsaka yung supa cover na yun, tsaka sa center table. Sabi niya sa akin, kahit ilan daw ang gawin kong, ayan, may piping siya guys, oh. May piping yung ano na yan, yung cushion niya. Kahit ilan daw ang magawa kong cushion, okay lang. So, nakagawa ako ng 7 pieces na cushion, so yan, with piping. So, ayan guys yung ano, yung finished product. Ayan, natapos ko. Ayan yung natapos ko. Ganyan yung itsura niya. Kinuha ko yung, isininter ko talaga yung ano niya, yung print niya para naman maganda. Ayan. So, yung likod niya, hindi ganun, iba rin yung design, di ba? So, yung design talaga yung kinukuha ko dyan para maganda siyang tingnan. Sa pananahi, kailangan, hindi pwede yung tabas ka lang ng tabas, tahi ka lang ng tahi. Kailangan, pag may mga ganyan na print, kailangan tingnan mong mabuti.
So ito siya. Ayan. Ayan yung nagawa ko. Nakagawa ako ng 7 ganyan. And guys, ang single ko sa isang cushion na yan, yan with piping, kasi ako yung bumili ng piping, 15 pound each. Ayan. And hindi umangal yung may-ari. So guys, kung Pilipino yun, masyadong maraming, alam niyo naman ang Pilipino, hindi lahat ha, pero maraming masyadong mamamahalan, ganun. So sa mga puti kasi, once na nagustuhan nila yung gawain mo, at nagustuhan niya talaga at nakuha mo yung gusto nila, magtitip pa yan sila. At ire-recommend ka pa niyan. So sa akin, ang laki ng binayaran niya pero hindi siya umangal. Tuwang-tuwa siya. Hindi niya akalain na ganun kaganda yung kalalabasan kasi nga, ano siya, ang dami niyang tanong kung ilang taon na raw akong nananahi. So guys, pasensya na kayo. Ang gulo talaga ng shop ko kasi hindi ko pa nalilinis. Ayan o, ang dami o yan. Mga wedding dress yan. Ito, wedding dress. Ito, wedding dress ito. Tapos ito, wedding dress bukas. Ah, sa Monday ikakasal. So, nagpara siya. Pinaputulan niya lang naman to. Pinutulan ko na. So, i-planchahin ko na lang yung baba niya. So, ayan guys. Oh. Ayan siya. Ito naman, tatlo ito na bridesmaid. Ayan. Tapos na yan. Yung dalawa kinuha na. Ito pa yung natitira. So, ito. Pupunta lang niya 30 minutes ago. Ayan, natapos ko na. Pinutulan ko lang naman kasi. Pinutulan ko lang. Tapos ngayon paplansyahin ko. Mamaya kukunin niya kasi aalis na sila. Sa London niya, tapos sila ikakasal. Aalis sila bukas na. Buntis yung may-ari nito. Yan, buntis yung may-ari ng green na yan. So, ginawa ko dito nung una, binago ko ito. Nilagay ko to. Wala ito, tapos nilagay ko to. Yung para style niya. Nilagay ko yung sleeve. Yan, tapos pinaliitan ko dito kasi ang laki. Pinaliitan ko sa may area na bus area. Dito sa side na to, pinaliitan ko. Tapos yung length niya, medyo mahaba daw. Kaya ayaw niyang medyo, so kunting-kunti lang yung hinaba. Kaso ayaw niya kasi baka daw madapa siya dahil buntis. So pinutulan ko. Binalik niya ngayon. Ayan, i-iron ko na, natapos ko naman na. So ayan guys. Oh. Ayang pink na yan, ang laki ng may-ari niyan. Ano, hindi, yung dalawa pala na malaki ang may-ari. Tapos ito, medyo, hindi siya gaanong malaki. Pero pag nasa mannequin, ang gandang tingnan. Alam niyo kung bakit. Ano siya eh, yung elastic sa likod eh. Ayan o. Kahit malaki ka o maliit, okay lang tong ano na to. Diba? Ayan. So, meron pa rin dito. Ito pa rin o. Oh. Bridesmaid. Repair lang naman to. Paliliitan ko yung shoulder niya. Iksian ko yung shoulder kasi masyadong mahaba. Ang ganda nito. So, meron pa dyan nakasampay na wedding dress. And, ayan guys. Ayan mga wedding dress. Yung ibang wedding dress kinuha na. So, ito yung petticoat. Petticoat ito. Ayun, wedding dress din ang sa likod. Wedding dress din yan. Ito yung pinaka-petticoat niya. Ito, wedding dress din. Ito, wedding dress. Grabe, ang ganda. Itong dalawa na to, ang ganda. I-vlog ko to kung paano ko i-refer. Yan, pareho. Yung style ng likod niyo. Ayan, ang ganda ng likod niya, di ba? Ayan. Yung likod niya, pabi. Tapos, meron siyang split dito. May pleats siya dito. Ang style nito kasi, mahaba yung likod niya dito. Mahaba ito. Pero ayaw niya, gusto niya flat. Yung pantay lang kasi daw, buntis siya, baka malaglag. Madapa, madapa siya. So, ang laki ng binawas ko dito. Kasi paano yan eh, parang pag ganun dito. So, binawasan ko yan. Ang ganda. Ang ganda rin pagsuot niya. Ayan, buntis pa yon. Saka ang ganda nitong nilagay ko. Alam mo, nilagay ko lang to. Ayan ho. Nilagay ko lang yan. Kasi plain lang, wala yan. Ganito lang siya. Wala to. So, nilagay ko ito. Ang ganda. Ang ganda pagsuot niya. Guys. Ganda ng pleats niya. Good morning. This is Mr. Countryside. Just to let you know, man's work is never done.
Am I good to sour, darling? Yes, of course. Am I the best? Yes, you're the best. Oh, thank you, darling. I'll try to be the best. I'll try to be a better me every day. No, because we don't want you getting high blood. No good when Philippine wife gets high blood. Really? Yes. Lots of things could happen. Exciting things. So today I'm cleaning the car because this week we've had a very busy activity week with Ethan. Yeah, it's nice weather next week. Yeah, next week. So very busy. We are very busy that very busy. Week. Very busy. Going to London. No, exciting. London, yes. But before I go, just remember to like and subscribe below. And if you're a husband, clean your car and any other jobs your wife wants you to do. Oh, you can challenge the Mrs. Filipina life and Yoki gardener. So you can challenge here, husband, cleaning the car. Oh, this is a challenge. Yes. Oh, this is a challenge from all the husbands of Philippine wives. Filipina life. Filipina life, UK Filipina and life. Gardener. Filipina life, UK gardener. Yes. Any husbands out there that have been lazy bones this weekend? Here, husband, your challenge. My challenge is clean your car. Okay. With sexy outfit. Whatever. I mean, sexy outfit. Oh. So I need to carry on now, darling. Okay. Otherwise, car never get cleaned. Oh, how about in here? Spin is here. It's okay. To garage because this Hoover's no good. Oh yeah, I still have a rubbish inside here, darling. Probably. Yeah. How about 80 out of 100? Oh, lots of water. Can you take him inside? Yeah. Thank you guys for watching. And please don't forget to like and subscribe. Bye. Take care.